Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who resonate sa reading nito. This is love reading for collective, your energy at this time. Well, cold ka, emotional, logical, intellectual. Matalino ka. Kasi nga intellectual eh. Clear yung isipan mo. Clear and yung mind mo ang nasusunod. Yung mind mo ang powerful. Hindi maka-ek yung ek-ek. Hindi maka-ek nga yung damdamin mo eh. Kontrolado ng isipan mo yung damdamin mo eh. Hindi pwedeng mag-emot-emot yung emosyon mo dahil kontrolado ng isip. Hindi pwedeng mag-drama-drama yung emosyon mo niyan. Kontrolado ng isip mo yung damdamin mo, yung nafe-feel mo. Utak mo ang hari, umaga, utak mo ang ruler. And with a vulture, magaling ka sa ano eh, sa pag-antay. Kung kailan na mahina yung kalaban, weak yung kalaban, bago ka atake. Ganun. May pagkamautak. Okay. But actually, hindi maganda yung ganun na yung manamantala ano, sa weakness ng iba. Mas maganda kasi yung walang mapanamantala. Pero kung masama talaga yan, katulad ng mga evil ng mga klase ng tao, na kunwari, magkukulam, gumagawa ng kademonyuan sa iba, nasalbahin na yung iba. Diba? Wala namang masama doon kung para sa akin na mag-end na yung kasamaan nila, yung mga taong ganun. Kasi manalbahin lang na manalbahin yung ganyan. Yun yung ano ko masasuggest ko, yun yung opinion ko yun. So yan, more information about you, puro lang naman ano, panalbahi, salbahi lang din naman, no? Una na nalbahi dahil sa inggit pati dahil sa o kaya yung mga nagpapakulam, no? Dahil sa inggit, dahil sa ano, di ba? Hindi naman dapat konsentin pa yung mga ganun. Pero iba-iba tayo ng opinion. Okay? Iba-iba tayo ng utak eh. Yun nga, respeto na lang sa kung ano yung opinion ng iba. So, more information about you. May sisimulan ka. Kaso lang, meron pa tayong 8 of Wands in reverse. May sisimulan ka na something stable, grounded. At ayaw mong mag-take ng action agad-agad, oh. Yung mag-message sa person mo ng swift or mabilis, no? Yung mag-message ka agad sa kanya ng mabilis. Nagdadalawang isip ka na or hesitate ka na or nag-hold back ka na mag-message, eh. Or yung mag-act ng or mag-take ng action agad-agad. Yung magpadalos-dalos ka, yung kunwari message mo yung person mo when it comes sa love, no, sa relationship, i-message mo siya ng pag gusto ko lang siya i-message, yung bigla mo na lang siya i-message, ganun, ayaw mo, nag-hold back up.
you want to start something stable. Meron kong sisimula na something stable na mag-grow yan. Yun ang gusto mo eh. Yung hindi ka magpadalos-dalos. Yung hindi ka nagiging win o yung parang nagpapadala sa bugso ng damdamin mo o nagpapadala sa pagiging aggressive mo, mga ganun ba. Kumbaga, bago mo sisimulan yung isang bagay, bago mo gagawin, ay pinag-iisipan mo muna eh. Ma-strategy ka. Pinag-iisipan mo muna. Ma-strategy ka, ma-utak, ganyan. Kahit sa business, sa relationship, nagkakaroon ka muna ng doubt or sa mga in-offer sa'yo, gano'n. Or pinag-iisipan mo muna ng maigi. Yung mga bagay-bagay bago ka mag-decide na you will grab the opportunity. Yung gano'n. Ano yung mga papasok sa buhay mo? Ano yung mga darating sa iyong opportunities? Opportunity abroad? Sa ibang lugar? Yeah. Sa ibang lugar, magtatagumpay ka. Merong offer sa ibang lugar. Pero para ma-homesick ka doon, work yan. Or career, ganyan. Work, pero stable work, pero mukhang ma-homesick eh. Malulungkot ka. Para madidepress ka ba? Dahil, siguro may maiwan ka dito sa Pilipinas, or may maiwan ka sa na pamilya mo, ganon. Or loved ones mo. Yes, it's a career, pero pang ano to eh, pang matagalan na trabaho or work or opportunity, any career. Kung sa love naman to, yung papasok sa buhay mo, ano yung papasok sa'yo sa when it comes sa love life? Parang general na din. Ten of Pentacles. Makapag-asawa ka na? Uy! Yes, magtatagumpay, makapag-asawa ka na. Pero, parang ninervyusin ka. Pero magtatagumpay yan. Yes. Makapag-asawa ka na, magkakaroon ka na ng partner, kung wala ka pang partner, lover, magkakaroon ka na ng spouse, at nahulaan yun sa'yo eh. Lumabas na yun sa hula eh, na makapag-asawa ka. May magkukumit sa'yo. You will be in a long-term mo relationship, in a marriage. Maano ka, papakasal ba kayo niyan? Pwede magpakasal or possible magsama muna kayong dalawa eh. Magsasama muna kayong dalawa bago magpakasal niyan. Yes, magpapakasal pala kayo. Ano ba to? Upright ba to? Parang in reverse eh. Upright pala to. Sorry. Upright siya. Yes, magpapakasal kayong dalawa ng person na yan. Kahit sabihin mo may kasal pa sa inyo, siya or ikaw, actually yung kasal, pwede namang maanal yan. Pwede namang ma-divorce, di ba? Pwede namang mag-file ng divorce. Pag willing yung isang tao, walang rason, walang dahilan, pero pagka ayaw, madaming dahilan, ganun lang talaga yun.
Pero kung wala namang kasado sa inyo, ay of course mas madali siya, 'di ba? Mas madaling magpakasal. Dali na mag-process ng ano. So, ayan. Ace of Swords. Tatagumpay talaga yan. Magiging matagumpay. Successful yung marriage mo. Kung kasal ka na ngayon, well, mabubuo yung pamilya mo. Buo. No, manatiling buo, kung buo na. At kung hindi pa, wala ka pang asawa, ay mabubuo ka na. Magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya at maging masagana yung buhay ninyo. Hindi lang basta buo. No? Maging kompleto na parang nandiyan na lahat. Nahulaan yun eh. Meron kayong ano niyan, soul connection ng person na yan. Pag maganyan may mga soul connection, wala naman. Pero yung mapapangasawa mo, meron kayong soul connection. Wala. Wala, pero nahulaan yun sa'yo. Pwedeng nagpa-personal reading ka or may nanghula sa'yo na someone na intuitive, highly intuitive, na makapag-asawa ka kung wala ka pang asawa, yung maging mayaman yung buhay mo or makapag-asawa ka ng mayaman, yung mamuhay ka ng kumpleto at mamahalin ka ng totoo ng mapapangasawa mo. You will be in a stable relationship, in a stable marriage, yung ganyan. Successful. Tagumpay na marriage yan. So, sino itong makatuluyan mo na to? Sino ang makakatuluyan mo? Diba yung mga Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Sino yung makakatuluyan mo? Sino yung mapapangasawa mo? Ano yung energy ng tao niyan? Chan charan chan 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 chan. Six of Wands, matagumpay, victorious, or maybe in the public eye. In the public eye yan. Oo, in the public eye. Pero malungkot din naman itong taong to. Tao ba yan? Baka hindi ah, tao siya. Successful, successful sa buhay. Wow. Successful siya. Pero malungkot siya ngayon. Para bang depressed. Panaiyak. Panaiyak siya. Uy, panaiyak siya. Kahit successful siya. Kahit na in a public eye siya. Parang nawala ng faith pati. Parang hindi siya nagiging maka-Diyos or hindi siya ganun ka-religious right now kasi depressed nga eh. Ganun talaga pag-depressed. So, yan. Ganun pagka-depressed yung isang tao. Malungkot yung buhay niya. Merong nawala sa kanya na ang kailangan niya ipaglaban. Kailangan niya basta malungkot siya dahil may nawala sa kanya. So, kilala ka na niyan. Saran-saran, yes. Kilala ka niyan. Bilang cold, unreliable. na hindi tumagal yung relationship nyo. Kung nagkaroon kayo ng relationship nito, karoon kayo ng relasyon yan? Tingnan ko ah. Wala. Wala naman. One more card. Nagkaroon kayo ng relasyon yan dati? Wala eh. Hindi naman. May nawala lang sa taong yan na depressed siya. Malungkot siya. Pero, ayan. Yan yung makatuluyan mo. So, it's a new person. No? Para naman new person yan.
Ano yung feelings niya sa'yo? Kasi kilala ka niya. Pwede nagkausap ko yung dalawa, pero walang relationship. Ay! Ace of Cups, so there will be a new beginning. Talaga, sa love life mo. Mag-umpisa sa simula, from the start, na ikaw yung binigay ng spirits sa kanya. Pwedeng, yung angel spirits naman yung mga spirito, yun ba? So, yan. Na ikaw yung binigay sa kanya. Na ikaw yung pinili para sa kanya. Or ikaw yung gusto niyang makarelasyon. To start a relationship with na makarelasyon. Ay, obsessed. Matindi yung desire niya na makarelasyon ka, na maging partner ka. Yeah, Two of Cups. Na makipag unite sa'yo, na you'll be in a relationship, in a union, ganoon. Na ma-inlove kayo sa isa't isa, na maging gusto ka niya mapangasawa. Unang kita niya pa lang sa'yo, gusto ka na niya mapangasawa. And new beginning. Ganun pa lang yung ano niya, yung makarelasyon ka. Pero yan na yung makakatuluyan mo. And, na-in-love siya, na-love at first sight sa'yo. Na-love at first sight, yes. Yes, lalo na't nangungulila yan, malungkot yan sa buhay niya. Gusto niyang magkaroon ng partner, and ikaw yung gusto niyang maging partner, yung makakasama sa buhay, para maging masaya na siya. Pero maswerte ka dyan, in a public eye yan, successful. Hindi ko lang din matukoy, or ayaw ko lang din tukuyin kung anong pwedeng sigurong nasa anong industry. Pwedeng sa music industry. Pwedeng sa basta sikat yan at successful yan. Or pwedeng sa politics. May name na yan. May name. I mean yung may fame. Yes. Yes. And yes. Yes, it's real, yes. May pangalan na yan. Alam niyo, kilala. Okay, mga ganun. In a public eye. So, pero malungkot siya, wala siyang kasama sa buhay, wala siyang partner, or new person. Pero kilala ka na niya. Pero hindi mo pa ito nakarelasyon, kaya new person. Matindi yung attraction, desire. Na-obsess ba yan sa'yo? Isip ng isip sa'yo? Hindi naman. Hindi naman siya na-obsess sa'yo. Parang patay na patay lang siya sa'yo na ikaw talaga yung gusto niya magpangasawa. Ganun lang siya. Yeah. Ganun lang talaga siya. Ay! Yes! Tama nga. Ikaw lang talaga yung type niya na maging partner. Na maging spouse niya. Na maging nanay or maging tatay na maging anak ninyo. Ganon. Ikaw yung dinidesire niya mapangasawa. Bakit ano yung nakikita niya sa'yo ng taong yan? Bakit ikaw yung dinidesire niya mapangasawa? May nalaman siya tungkol sa iyo. Na nagawa mo makarecover sa mga hamon sa buhay, sa yung nahirapan ka, sa hirap, sa challenges. Yes, it's challenges. And sa mga obstacles, sa mga odds, sa mahirap na pinagdadaanan mo, or sa mga mahirap na pinagdadaanan mo sa buhay,
May mga nalaman siya sa'yo. Ano yung mga nalaman niya sa'yo? Na sobrang na-attract siya sa'yo. Ay, wow. Dahil nga ano kay may self-love. Yun yung pagkakilala niya sa'yo, diba? Cold, unemotional, resilient, and intellectual, logical, parang walang pakiramdam. Parang manhid. Or naglalagay ka ng boundary. Naging resilient ka, in short, na sa kabila ng mga pinagdaan na may matibay ka. No? Na parang, ano kay, flexible. Uunat ka, nababanat ka. Napagtagumpayan mo yung mga pagsubok. Na nagawa mo makarecover. No? Nagawa mo nga malagpasan yung mga pagsubok, yung mga challenges sa buhay mo. And mas lalo mo nga pinahalagaan yung sarili mo. May self-worth ka. Okay. You're strong. Matigas lang. Matigas yung puso. No? Nakausap mo yan? Nakausap mo yan? Pinagtripan ka ba niyan? Hindi naman. Hindi ka naman pinagtripan yan. Pero nakausap ka niyan. Seryoso siyang kausap. Seryoso siyang kausap. Yes. Mabuti kayong tao yan. Mabuti siyang tao. At keeper siya. And family-oriented. Gusto niya talagang bumuo ng pamilya. No? And marunong siyang magpalaga, mag-keep. Ganyan. And masipag siya. Importante siya maging partner, masipag. Masipag. Oh, hindi gaano. Minsan siguro tamad din. Pero masagana yung buhay ng tao niya. Yes, matagumpay at masagana, no? Masagana yung buhay niya. Isa siguro papahinga lang din. Iba kasi yung masipag talaga. Yung walang titer sa trabaho. Day and night. Ganun. Pero kawawa yung katawan, no? Pagka ganun. Ano yung... So gusto niya bumuo ng family with you. Yun na yung mga gusto niya. Ano yung iniisip niya ngayon? Pag naisip ka niya. Yun na talaga eh. Uy, gusto ka niyang puntahan. And ang mapasa ka niya. Gusto ka niyang i-pursue talaga oh. May plano siyang puntahan ka. And ang tangayin na. Ang dalhin na or ang kunin ka na, no? To keep you, ang magkaroon na ng stability sa inyo. And gusto niyang wala, naisip niyang magsimula ng relationship na tuloy-tuloy na, no, with you. Seryosohan to na relationship yung gusto niya with you. Ano pa yung nakita niya sa'yo? Bakit gano'n na lang siya ka tindi yung desire niya sa'yo? Yung desire niya, ang desire niya na mapangasawa ka. Ah, okay. Knight of Pentacles. Kasi seryoso nga siya sa'yo eh. And feeling niya pang long term ka talaga. Pang long term.
ang gusto mo ay pangmatagalan na relationship. Hindi kagaya ng iba na ang gusto ay landi-landi lang, trip-trip lang, yabang-yabang, mga ganun, di ba? Ibang nakapagrelasyon. Yung para may pagmalaki lang, mga ganun. O kaya ay mamera lang, di ba? Yung iba. O kaya ay manghutot nga, mang-scam, or yung manglaro, yung sasaktan yung damdamin ng iba. Ang gusto ay pang short-term lang na relationship or open relationship. Di ba may mga ganyan na wala sa ayos yung pag-uutak. Baka naka-drugs or nagda-drugs yung mga ganyan. Kaya ganyan sila. No, yung mga ganong tao. Well, hindi naman sa gina-judge ko, pero hindi talaga stable yung utak ng mga ganon. Di ba? Pero iba-iba kasi yung tao eh. No? Baka naka-drugs yung mga ganon. So, ayun na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button na sa ganun ma-notify ko sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga crush na sa reading nito.